ngayon guys, ang vlog natin ay tungkol sa kung paano ba ang rule ng pagtatapon ng basura dito sa Japan. Or especially dito sa lugar namin sa Nagoya. Kasi depende pa din minsan sa mga lugar, may mga specific rules pa din sila about sa pagtatapon ng basura. So ngayon, pupunta tayo sa tapunan ng basura. Siyempre, pupuntaan talaga natin yung tapunan ng basura, no guys? Pero dito kasi guys, hindi mo pandidirihan pa ng bongga kapag nagkita ka sa pagtatapon ng basura. So ayan guys, ang nakikita natin na yan ay kama. Ibig sabihin, yung may-ari nito, hindi na niya kailangan yung kama. So ayan, tatapon na nila yan. Ibig sabihin yung may nakadikit na sticker na yon, ibig sabihin, pwede siya, ipipick up siya. Hindi kasi basa-basa dito pwedeng magtapon ng ganyang basura, ng ganyang kalalaki. At nga pala guys, kapag dito magpapapick up ka ng ganyan, ito pa ang magbabayad ng fee niyan para sa pagkuha niyan. No? Ayan guys, ito din sila, ang dami. Ayan pa yung mga malalaking mga bulk. Mga bulky na basura. Okay guys, may makita ng washing machine. Ayan. So guys, dito, sinesegregate nila yan. Makikita nyo doon, ito, box na ito ay para sa mga lata lang. Sa mga lata. Tapos may specific silang kulay ng plastic ha. Dapat kulay blue. Okay, yung print niya. Tapos guys, dito din, makikita nyo, yung mga paper naman. Yung mga paper, mga books, newspapers, ganyan. Dito din, sinesegregate nila yung mga bottle. Okay, mga pinag-inuman ng alak, basta eh, ribabasagin. So, dito siya ilalagay. Okay. Dito naman, guys, ay ang mga plastic. Dito naman sa part na to. Mga plastic. Okay. So, guys, di ba makipapansin nyo, magkamukha sila ng kulay ng plastic bag. Kulay blue pa din. Pero, guys, hindi mo pwede sabihin mo kung sasamahin mo yung lata tsaka yung plastic. Magkamukha lang sila ng bag, ng color ng plastic pag napaglalagyan mo, pero dapat magkahiwalay pa rin sila. Okay? Tapos guys, dito nga pala, yung mga pinaglagyan ng gatas, yung mga tetra pack, dapat nakahiwalay din siya. At dito, kailangan patutuyuin mo muna siya. Bubuksan mo, di ba? Bubuksan mo na todo yung tetra pack. Ayan siya guys. Patutuyuin mo siya, tapos saka pa lang siya pwedeng itapon. Hindi mo basta-basta pwedeng itapon ng basa or kumakatas pa. Okay guys, dito naman susunod ay yung mga karton. Okay, yung mga box. Diba sa atin yan, pinapakilo natin yan, mga ganyan. Dito talagang sinaseparate nila yan. Hindi na, dinadala talaga nila yan sa pinaka ano, tambakan ng mga basura, yung baba, tapos nire-recycle nila yan. Okay. Dito naman guys, makikita nyo, may mga ganyan. Ibig sabihin, ang tawag mga namagomi or muro, mueru. Ibig sabihin mga nasusunog. Yung pwedeng sunugin. So dyan makikita mo, ibig sabihin namagomi, yung mga pinagkainan, yung mga tirang pagkain, yung mga mismis, ganyan. Dyan mo itatapon. Okay? Okay guys, so dyan natatapos yung ating vlog tungkol sa kung paano magtapon ng basura dito. Nga pala guys, dito sa amin, ang schedule ng pagtapon ng basura ay tuwing Tuesday and Friday. Dito, hindi sa ibang lugar, hindi ka basta-basta pwedeng magbaba ng basura mo kapag hindi pa allotted day or time. So dito sa amin, luckily, dahil naka-mansion kami, may sariling tambakan ng basura. So, pwede mo siyang advance ilagay doon para kunyari, dumating na yung Tuesday and Friday, pwede ka nang doon na lang nila kukuhanin yung basura natin, no? Okay. Okay guys, so dito, papasok na tayo sa ating mansion o sa aming bahay. Okay.
thank you guys for watching my vlogs. And please continue supporting ang inyong Princess Jacqueline. Thank you guys sa lahat ha. Salamat sa suporta. Patuloy nyo lang magpuntang kilikin ang aking vlogs. At pa-subscribe na din po ang ring the bell button para continuous po kayong updated sa aking mga videos. Okay guys, bye-bye! God bless us all!